of the year. He was also ranked top 2 in the World Wide Web as the top inspirational comedian. So without further ado, let's welcome Mr. Vinci Glodove for his inspirational talk. Please give him a round of applause. Yeah, you're a family. Kasi hindi ko alam ako for this session to be enjoyable and yung
natutunan tayo, kailangan we are family. Ay, binago mo yan, no? Hindi yan yung picture, eh. Binago nung we are family. Bawal ang pikon. And yung mga sasabihin ko, maaaring masakit sa feelings nyo, or we might break some mindset here, pero okay lang. Tough love tayo. Okay ba? Ready na ba kayo? Ready na kayo! Bakit? Kung ano na sumasalit sa akin, eh. Okay, so kilala ka na kayo. Lahat naman tayo kayo, taga-Adamson, no? JP, yeah. Yeah. Kilala mo na ako, ako pala si Vinci. I've done speaking many times, more than 100,000 audiences. And aside from being a stand-up, a speaker, I'm an accidental writer. And also a commercial... What? Alam niyo ba yung safeguard? Ako yung joke doon. Yung next speaker na nga, grabe man lahat dito. No, I really believe if you want to do something in life, kahit manirap ka, if you find humor and good things doon sa ginagawa mo, magagawa mo siya ng tama. Tama? And I'm also an international speaker. Nagagaling ko lang ng LA at babalik kami sa birthday ko sa LA. Oh. Ano rin ang gitke? Ligastian by. Ayan lahat, yan. Yung page ko, magpaluan tayo doon. Ayan. So, panoorin nyo rin yung Vinci TV on YouTube. Ayan. And yun! Sa lahat ng magla-like, i-share, may mga gifts ako sa inyo. Ayan. So, Estudyante 101, Dream, Believe, and Thrive. So, students, thus dying equals... Lahat ng estudyante. Wala akong kilalang estudyante. Kapag tinanong mo, kumusta pag-aaral mo? Excited nga ako mo, ha? Pag sa flying days ko, parang masaya ako. Pero I really believe na wala naman talaga ng talagay yung pag-aaral. Yung pag-aaral naman. But marami sa atin ang hindi nakaka-recognize that studying now is a privilege. Tama? Hindi lahat na nandiyan. Lahat na sa edad nyo, nakakapag-aral ka tulad nyo. Buti nga kayo, nahihirapan, nag-aaral eh. Yung ibang bata sa labas, nahihirapan na pero hindi pa nag-aaral. Nagmamahal na. Nawala ka na yung bigat. Hindi, anyway guys, really believe yung pag-aaral nyo, kahit mahirap, privilege siya. And like yung sinasabi, di bali ng mahirap. Worth it naman. Tama? Next, I'll be sharing our goal. May mumu ba dito? To ignite students' awareness and realize their great potential in their chosen field. Also to give them inspiration and motivation to be globally and competitive individuals. Yo. Di ba? Ganyan ang boss. Kasi yung mukha ba, tapos parang yung boss. Sige yun! Ay, okay! Anyway, back to our goal. Bigyan natin ng awareness kayo. This was given to me by Glenn and the team. And I'm really excited with the topic. Kasi, naniniwala ako na pag maliit yung goal mo, hindi mo pwedeng nagpasan yung dreams mo eh. Yung mga dreams mo, pagpababa ka mangarap, never ever mong malalagpasan yung pangarap mo. You're always as good as your dream. Naniniwala ko, if you think globally, chances are, pwede kang maging global brand. Pwede kang maging global yung ginagawa mo, yung skill set mo. Yung trend na binibigay mo sa trabaho ninyo. And, before that, yan ang marami kasing problema. Kaya hindi natin nagagawa yung tama. I'll be sharing common problems ng mga estudyante. I call this, estudyante problem. Number one. Clicker. Yes. Totoo hindi. Meron akong kaibigan. Ito, babae siya. May assignment ka ba, friend? Wala nga eh. Pulbo nga din, wala ako eh. Next.
Grabe yan. Diba? Ball pen. Ang game na ganda, papasok, naka-iPhone 6, diba? Dual SIM. Tapos walang ball pen. Nag-aaral ka ba, friend? Next. Pero, I think you're not using them. Yes. Worksheet kayo, tama? Ang gumagamit kayo ng ganito? Ay. Wala ka lang na-i-friend ko lang. Anyway, ayan. Pero meron ako hindi yan. Classmate, wala. Nakilam na ng pulbo. Nangirang pa ng ball pen. Nangirang pa ng papel. Alam mo sabi nito kanya? Nandiyan lang na. Next problem. Age pa college. Hi, pa high school. Teka lang, walang titingin sa katabi, Ang tawag ko dyan, kumbaga sa picture, cute size. Uy, pag nagkasunog, sila nakakalusot. Diba? Walang malaking nakakapuwing. Walang maliit na nakakabuhon. Next. Math. Mental abuse to human, di ba? There are three types of people who are good in math and those who are not good in math. Hindi na gets yung iba. Sabi na hindi mag-gets eh. Naalala ko natin, mag-share lang ako. At least, pinetrepe ko lang sa mga, sir, nag-gets nyo, di ba? Nag-gets nyo. Kahit hindi, teacher kayo. Magigets niya na. Well, anyway, may tinanong ako. High school na siya. Maganda mo ka. Swag. Mukha siyang swag. Yung, ano, education is important. Or sila yun eh. Tinanong ko yun yung, ano, second word. Sagot, amin. Sabi ko, yung utak mo parang sipon. Huwag kang babay na mawawala yan. Yung magigits yung mamaya yung joke. Tapos isa yung sa ano ko sa page ko. Nag-gets ko yung joke nyo ko. One big act. Well, school clinic, tambawa yun ng best actor and best actress mo sa klase. Tama? Pag wala ka sa amin, didiretso ka dito. O tuloy-tuloy ko na. Ayan. Tama motivasyon mo para pumasok sa klase. Tama? And what's good about this? Minsan mo na malang kakausapin yung crush mo sa panahon pa na may pimples ka. Oh, hirap nun. And I think, bigyan ko natin ng payo, although nakakatawa, pero sa mga lalaki, huwag kayo may love sa maganda, sa personal. May love kayo sa babaeng maganda, sa personal. Liti. Wait, mga babae, may love kayo sa lalaki ni my car, Raptor. Taposin ko muna, punta. Mga everyone, don't love when you're lonely. Love when you're ready. Chill, chill, chill. Guys, last thing. Ang panliligaw parang homework. Ginagawa sa bahay, hindi sa eskwelahan. Rock and roll! Guys, and guys, everyone, ang goal nyo ngayon, mag-aral, hindi mag-love life. It can wait. One way to know if that love is true, and it can wait. Kaya na may peste yung pag-aaral nyo, puro kayong love. Sorry ah. Ah, sige, hindi ako kay Jay kasi marami naman ang girlfriends nun eh.
circle, dot, everything. Guys, siguro mas, if, I think, kung pwede niyong, kung maraming nagkakamali sa buhay, hindi naman dahil mahina, regular, or bobo, or tamad sila, unang-una wrong priority. Kung bakit ka nandito, hindi para maghanap ng nadlay. Nandito ko para mag-aral. Diba? Okay, fine. Sige, para inspirasyon. Pero kaya nang dumating yan time, bagsak sa exam, kayong dalawa, di ba? Nag-fall in love yun. Pati Chris, nag-fall in love yun. Nag-fall. Anyway, guys. But, above everything, pupunta lang sa inyong topic ko. But the most common problem of every student is their attitude. And gusto kong bumaba kasi I don't want it to be so open. Bigyan ng jacket natin yung mga... Ito, ano ko. Sila na sasagot. Okay? Tapos yung bibigyan ko, parang meron sa school, yung pag recitation. Busy lahat. Okay. Hindi. So, babae muna. Sino yung gusto yung tanong ninyo? Sino yung favorite ng crowd dito? Origin! So, tayo pa na, Regine. Sige na. Miss Regine, tayo na po. Wow. Hi. Kamu nga mo si Vinci Glodove. Thank you, bro. Anyway, sige, okay lang naman tanongin kita, no? Okay lang naman tanongin kita. Ganun pa tayo ang bruto. No. Sige, what comes into your mind when you hear the word attitude? Okay lang yan. Siguro ito yung pag nag-post maraming likes, no? Oo, may friends ako, 200 likes yung profile picture. Nandang ako sa personal, ako si Jenny. Ito hindi, beautiful. Inhale. Okay lang, mamula ka na lang. Sabi mo, ano, you are not like you. Okay lang. Hindi, ano sa tingin yung attitude? May Tagalog, gaya sa mga sige, tulungan natin siya. Okay. Ay, sorry din. Nakakapakilat ako ng bag. Oh, tayo na daw. Tayo na. Tayo na. Okay. Oh, what's your name? Sige na. Tama ba guys? Pero pa natin lang si Lara. Lara na yung bigyan ko sa'yo, jacket ko. Secret na yan, ha? Okay, babalik lang muna ako sa test. Guys, malaking bagay ang attitude. Kung tatanungin niyo ako, marami yung experience ko sa sa'yo ng attitude. Balik muna natin. Okay. Guys, attitude, it is the small thing that makes up the big thing sa buhay nyo. Pwede natin sabihin pag-ugali, pwede natin sabihin how you do things, pero naiiwala ako, maraming nag-detail sa buhay kasi yung attitude nila, mali, malapak, mali pagkakain din nila. Kung tatanong nyo ko dati, pagkakain din ito sa attitude, yun ay kung sino ka pag wala nang nakatingin. Matali kasi sabihin mo bait ka. Matali kasi sabihin matalino ka. And everything. Pero, pagdating sa attitude, sino ka nang wala nang filter? And I'll be sharing four different things pagdating sa attitude. Ayan. Binigyan niya na ako ng paghuli ng Pokemon. Yeah.
First of all, kung bakit tayo usually naiinis sa mga tao, dahil sa kanilang attitude din. But we didn't know na minsan kung bakit tayo naiinis sa kanya, kasi actual reflection tayo nila. Diba? And dito sa seminar natin, I want you to know this principle. Pakibasa. Guys, subuhin natin ngayon, marami ng matalino, pero hindi na mabuti. Marami na ngayon sa pipili ninyong field, sasagasa kayo ng maraming tao, mapunta lang sa taas. But in the end, lagi issue ng attitude and character. Maybe some of you want to be famous, want to be on top, to makilala, pero what's at stake? If you want na gusto mong maging successful, you pretend, you know everything, hindi ka maturuan yung part one, hindi ka masabihan, wala kang pinakinig ng ibang tao, well, you may become successful for a season, pero long time hindi. Especially ito, sa lalo sa binasa nyo, I want everyone to know that you're raised on a principle that you can never learn it all. And the more you are learning, mas matatalo mo sa sarili mo, wala ka pang natutunan. But this thing, sana makinig kayo. Kasi ito, lahat tayo gusto maging successful, right? But, larami sa atin, nananatiling gusto lang. Naniniwala ko na lahat tayo may potential. Kaya lang lahat tayo, hindi lahat tayo, nilalagpasan ang potential natin. I'll be sharing first principle. Attitude towards something. Malaking factor yung response natin sa mga bagay-bagay. Dalawa kasing klase yan. First is your reaction and then your response. Stay cool. Event. 10% of life is made up of what happens to us. 90% of life is to be decided by how we react. Halimbawa, ang uniform dito kulay puti, di ba? Di ba, kami ito, transparent na lang yung uniform. Guys, you can see din lang. Lalo yung nilalapasan. Anyway, uniform niya puti. Paano natapunan, halimbawa umaga, kasi yun na ayaw. Umaga-umaga, natapunan ng kapatid yung bata, yung cup ng kape yung gamit niyo. Mamamadyanin din. Magagalit kayo yun din. Pag nung nagalit kayo, pinagalitan ng kapatid mo. So, magagalit yung nanay mo kasi pinagalitan yung kapatid mo. And meron ka na lang 10 minutes before ka pumasok. Nalate ka. Nung nalate ka, nagmadali ka. Iwanan mo yung assignment mo. Hindi sa parang pagmamadali mo. Pagdating mo doon sa classroom mo, sila ni araw mo, late ka na. Wala ka pang assignment. Nag-aaway pa yung kapatid mo, nag-aaway pa kayo yung kapatid mo, nagpagay na ka pa ng nanay mo. Saan ang galing yun? Dahil yung reaction mo doon sa kapatid mo na nakatapon sa kape, sa damit mo. What if ganito? Natapunan ng kapatid mo, yung nakape, matunan na sa nanay mo. Sila yung mic yun. Ganito, bear with me guys. Yung kape, nakatapon ng kapatid mo, hindi ka nagalit. Nagpalit ka lang ng damit, kumain ka, dalawin niya tayo mismo, kasi ka. Nakatakot yung humor. Yan. 90% ay 10% lang yung natapunan ng kape. Pero yung reaction mo na 90% iwan ang nagdikta ng buong araw mo. Tama mali. I encourage everyone na never react. Hindi ko sinasabi dahil perfect ang isang principle na ito. I'm still learning this principle. Mahirap. We are created as an emotional being. We tend to make decisions based on our emotions. Right? Anyway, kung sisimulan natin ngayon yung mga attitudes natin towards sa mga bagay, we respond dahil we react. Mas magiging maayos. Halimbawa, sino sa inyo tawag magkamali?
start kamay. Okay? Babayin na. Guys, in life, the more you make mistakes, the more chances of success. Of you being successful. Why? Kasi, it goes to show that you are trying. Kahit magkamali ka ng ilang beses, alam niyo guys kung bakit nakaka-inspire yung mga speakers or yung mga mayayaman, yung mga successful na sigil nyo, hindi naman dahil na kung natapos sila din. Kasi alam niyo, ang dami ng dinaanang mistakes. At yung tanong ko, you learn more from winning or losing? Eh bakit yung takot magkamali? Diba? About time to change the perception. Hindi ka humusga na tao pag nagkakamali ka. Humusga ka na tao pag bintuman ang mga harap, wala ka na ginawa para sa gusto mo. Alam ko mahirap yung mga course nyo. Hindi ko alam kung gano'ng kahirap, pero alam ko na kahirap yan. Pero ang tanong, may madali pa ba ngayon? Wala. And guys, mahinig ko dahil, I'm telling you. Sabi ko nga yung sumundo sa akin, dalawang kogi. Sabi ko sa kanya na, ang hirap ng course nyo, no? Pero sa totoo lang, wala pa yan sa 50% ng mararanasan nyo pag nagtrabaho na kayo. Kasi sa totoong buhay, pag nagtrabaho na kayo, doon, gera. Pag dito, pabebe kayo. Ang mahirap yung pag namumura ka na ng boss mo. Doon, totoo. Di ba, kayo, waterproof? Pag employee na kayo, immortal na kayo, umunog kita, may pako. Ang hirap, pero naniniwala ako, pag kayo, nalusot kami ng madali, yung mga, napapansin nyo ba yung mga pagsak sa mga subject, mga classmates yung mga baba, yung mga report, na nilagyan yung subject ko sa buhay? Ano yung bakit? Kadalasan, hindi naman palagi. Kasi palagi silang may mali. Palagi silang yung pag-tingin nila sa mga bagay, pag ikaw natin, okay lang. Compared sa mga tao na laging may laurels, laging na-sure, minimindi nila yung status nila, hindi para maging magaling, para na mamintay na pag-sumapu-napukure. And guys, alam ko mahirap sa kahit anong bagay. Pero niniwala ko, para maging maayos ka, dapat mag-sure ka. Mag-explain ko sa inyo kung paano mag-process. Okay, sir? And ito yung mga sample na paradigm natin. Pag sinabi kong aso, ano mo mapasok sa isip mo? Tama na kasi wala lang yung sige sa akin. Okay. Pogi. Ano sa'yo? Pag sinabi kong aso, ano mo mapasok sa isip mo? Animal. Bagay yun. Ang aso sige na. Animal. Okay. Sa babae naman. Ma'am, tayo po. Like this. And what's your name po? Ang hirap yung kaibigan mo walang R. Bakit naman yung bigan walang R? Hindi. Sige, pag sabi kong aso, ano yung walang papasok sa isip mo? Tama. Papalakpan natin, sir. Meron sa inyo, pag sinabi kong aso, iniisip niyo yung mabangis na aso, right? Yung tumatawa sa inyo, pag tumatawa kayo sa kali nyo, dati ganyan yung perception ko eh. Tapos meron na yung seminar, sininong ko, what comes into your mind when I say dog? Sabi nila, pulutan. Guys, your perception with regards to things will be a big factor kung